sa mga buluhan. Got 19 more to go before the hour 11 o'clock. Good evening, Metro and Mega Mandela. Good evening, Luzon. Good evening, Visayas. Good evening, Mindanao. Welcome back sa mga kainipanting appealing. And welcome sa mga kaka-tune in lang ngayon. Please, share nyo naman yung live natin. Parang awa nyo na. Nood na kayo nanood. Pakishare naman, no? Please, oh. Share nyo naman, dali. Parang awa nyo na. Huwag kayong puro nood lang. Walang bakit na mag-share, please. Sabi nga sa Kumu, di ba? Pa-red carpet naman kayo dyan, no? Ay nga pala, mga pangga. Hello po sa inyo lahat. And please do follow us on our social media accounts, Energy FM. It's Energy FM 106.7 on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. It's Energy FM 106.7 on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tsaka TikTok. Ako pa meron akong Kumu. Please follow me on my Kumu account. Aking Kumu po ay Papa Jackson. Ganon din ba aking YouTube? Papa Jackson ang Kumu? Papa Jackson ang YouTube? And Papa Jackson 1067 on Twitter, TikTok, Instagram, tsaka Laika. Paligayang bati po sa inyo lahat. Ha, oh. At ang Facebook ko po is my real name, John Gamperle. Oh. Sa lahat po ng mga naghahaponan pala, mga pasabay naman, oh. Di pa ako kumakain, hepe. Nagutom pala ako. Ano ba yan? Nadahit ba ako nagpapagutom? Ewan ko ba? O, salamat nga pala sa mga nagbigay ng pagkain kanina. Mitch Calderon and your team, maraming salamat. Oo. Salamat sa pagpapadala. Ano bang team nagpadala kanina ng pagkain? May pagkain hiwalay pinadala sa akin eh. O, kumain ako ng pasta kanina, pero yun na yung una tuling kain ko pala. Ano? Nagugutom na ako. Pwede ko bang kainin si Hepe? Tawagin nyo na ako tanina, 7001-7949 pag ikaw ay naka-globe. Or 8721-2429 sa mga gusto tumawag using landline. Oo. Hello po sa mga nakaantabay sa ating Facebook Live. Maligayang bati po sa inyo lahat. Oo. Dali, bukas linya ko. 7001-7949 pag ikaw ay naka-globe. Or 8721-2429. Oo. Hindi pa na ako makarecover, mga pangga, sa pagkapanalo namin. Thank you very much, oh. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much to you. Uy nga pala, mga pangga, oh. I don't know if you hear it, if you see it on Facebook, no? Yung Ukraine, no? Oh, sa mga madasalin po. Oh. Hindi naman siguro, kabigatan pag isasama niyo sa mga prayers po ninyo yung humupa na ang tensyon, diba, oh, sa Ukraine tsaka sa Russia, no? Oo. Lawan tayong kinalaman doon except for the fact that there are Filipinos that could be affected, pero tao, human beings pa rin, mga pangga, no? Oo. Sana nga mapakanta tayo lahat ng We Are The World, eh, and We All Mean, no, yung kahulugan ng kantang yan. We are the world, we are the children, we are the ones to make the better place. Diba? Oh. And let them living. Eh, nako. 2022 na, no? Modern day na. Mayroon pa rin mga dinagkakaintindihan. Ako na, nalulungkot ako, mga pangga, kapag may giyara-giyara. Alam niyo kung bakit? Kasi, ito lang, mga pangga, no? Oh. Hindi ko alam if you agree, ha? Wars, or a war, is actually a conflict between two individuals with oversized balls. Kaya yan ang bibiro, mga pangga. Oh. Ilang tao lang na mag-aawad yun, damay lang bansa eh. Kahit anong giyara, mga pangga. Oh. Aw. Kahit i-quote nyo ako dyan, di ba? A war is just a fight between few people with oversized balls. Di ba, hepe, no? Oh. Kawawa, nakakita ko mga bata, mga... Imagine mo, yung apartment na sira, no? Yung, hepe, yung natulog ka, di ba? Yung normal na buhay, interrupted, no? Hirap na, no? No, naawa lang ako, mga pangga. Hindi man tayo politically motivated show, mga pangga. Pero nalulungkot lang ako, no? No. Sana matapos na nga. Di ba? I-quote nyo ako dyan, di ba? A war is just
A conflict between few people with oversized balls. Yan talaga yun. Oo. Kasi pwede naman kayo mag-away nang hindi nagbabarilan eh. Diba, Epe, no? Oh, pwede naman eh. Nagbabambahin, nagigiraan, pwede naman. Di, pumunta ka sa lamesa at magmurahan kayo, wala naman namatay na iba, kayo lang naman nagkaubos ng laway. Nakakalungkot lang mga pangga kasi syempre sa panahon ngayon, modern day na, mas sophisticated na tayo dapat to resolve problems. May ganito pa rin, ha? Malungkot lang ako sa part na yan. Anyways, may caller tayo, si Rose ng Zamboanga. Hello, Rose. Hi po. Good evening, Papa John. Good evening. Sa Zamboanga ka ngayon? Opo. Ayan. Paano ka nakikinig sa amin? Facebook po. Ah, talaga? Opo. Oh. First time mo tumawag? Opo. Ah. Anong ginagawa sa buhay niyo, Rose? Teacher po. Ah, teacher? Ano pong tinuturuan? Elementary high school? Elementary. Elementary. Anong subject po? Lahat. Ay, lahat. O, so grade 1 grade 1 to 3 yan, no? Yes, po. Kasi pag grade 4, hiwa-hiwalay na ng subject, di ba? Opo. Sige. Anong pinaka-favorite mo itinuturo? Math. Ay, hindi tayo close. Okay lang. Pero alam mo yun, Rose, bilang teacher, no? Alam mo na may mga bata talaga hindi gifted, maintindi ng math. Opo. Ako anong alam mo noon, anong nag-aaral ako, Rose? Kukwentuhan lang muna sandali, ha? Di ba yung mga essay? Kahit 10 pages kaya ko, hindi ako kinakabahan dyan 10 pages na essay. Kahit bigyan ako ba ang topic, ipis. Okay, wala akong pakialam. Makakagawa ako ng essay. Pero pag numbers na, naninigas talaga ako, hindi ko talaga kaya. Lalo nung high school kami, yung Pythagorean theorem. Sabi ko, ano lang pakialam ko yung Pythagoras? Sino ba yan? Hindi ko talaga kaya. Kaya ang laki ng respeto ko sa mga magaling sa numbers kagaya ni Rose. Fraction lang, nahihirapan ako eh. Alam mo ba kailan ko lang nalaman na ang 1/4 at 3/4 ay 1 whole? Ganun ang kabobo sa mga. Ang 1/4, di ba? Eh di pinafollow mo yung veristitium na na page. Opo, opo. Ah, pinafollow mo yun? Opo. Pinafollow ko yun. Hindi ko naiintindihan, pero pinafollow ko lang. Sige na, dal-dal ka, Rose. Magkwento ka na. No? Are you married? Not yet. Parang. Kailan ang marriage? Lapit na ba? Hindi, wala pa po. Ah, may jowa, wala? Meron po. Ah, matagal na kayo? Opo. Ano katagal na po? 18 years? Opo. Uy! Ang tagal niyo na! Ilang taon na? Teka lang, ito, tinan mo, mathematics na naman to. Huwag mo tulungan. Rekwentahin ko to. May calculator ako. 34 minus 18. 16 ka na maging kayo. Opo. Tinan mo, kailangan ko ba ng calculator, hepe? Nasama mo, Rose, atawanan mo ako. Thank you, ha. So, 16 ka naging kayo. Opo, third year high school po. Hanggang ngayon kayo pa, ang galing. Yes. Ba't kaya tumawag? Kasi hindi ko lang alam. Kasi yung birthday niya, same po kayo. So gusto ko lang malaman, ganun po pa talaga yung mga viewer ko. Walang kinalaman ng Sojak sa mga pag-usapan niyo. Kasi pag pinasabi kang masama dyan, adamay ako eh. Hepe, Virgo ka ba? Hindi. Kung dadamay ka pa, nanay ko, Virgo, mapapagalitan pa tayo dito. Pero alam mo, may common trait na. Alam mo, hindi, I'm yes, not really... Yes, may mga common traits. Hindi ako, I'm not a fan of Zodiac signs, but I respect yung mga naniniwala. Anyways, ano ba yung ayaw mo ugali niya? Hindi naman sa ayaw. Kasi pag kabanggit mo yung, ganun ba talaga mga Virgo, gumano ka parang negative eh. Hindi diba? Naman sa ayaw na may ayaw ako sa ugali niya. Siguro, hindi ko lang maintindihan. Kasi, yung bang gusto niya parating mag-isa. Pero nafe-feel ko naman na love niya ako. Kaya lang hindi ko lang siya maintindihan. May mga tao talaga na introvert kaya extrovert. May mga tao talagang ganyan. Kahit mahal nila yung isang tao. Kahit? Kahit
mahal niya ako, matitiis niya na hindi kami magkita, well, ganyan. That is the wrong way to put it, no? Yung kanyang kagustuhan na, yung kanyang, what you call this one? Yung kanyang hilig o gusto na pagiging mag-isa has nothing to do with how he loves you. Kasi minsan ini-equate natin eh. Di ba? Huwag mo i-equate. Magkaiba yun. Okay. Oo. Yun talaga yung pagkatao niya eh. And sometimes, you know, Rose, baka mamaya, the two of you are just in the opposite part of the spectrum. Baka mamaya, kasi sa huwag ka magagalit sa akin, ha? Opo. Actually, kahit magalit ka, wala akong pakialam pala. Baka hindi lang siya basta loner, baka ikaw yung clingy. Pwede kasing ganun eh. Yes. Oh, pala eh. Oh. Pwede rin pala siya magtanong sa akin, no? Ganun ba talaga? Pag mahal mo ang tao, ayaw mo bigyan ng space? At valid rin siya doon. Tama mali? Tama. Oh, anyways, I don't know so much about, no, yung relasyon niyo, but I can tell you that, you know, finding the common ground and the sweet spot is really the key. Pero may tatanong ako, pwede ba? Okay lang ba? Opo, opo. Anong plano niyo? Wala pa rin. Yun. Doon namin yung pinag-uusapan. Okay. Magiging honest ako sa'yo, ha? Opo. I think that's really your problem. Well, ako, maliwanag sa akin to, ha? Usapan natin yan. Okay. Ang problema mo, hindi yung pagiging mag-anak, gusto niya mag-isa. That is just your subtle way of saying, ano ang plano niya sa akin? Tama. Ano mali? Tama. Oo. Huwag ganang beating around the bush pag gano'n. Teka lang, ba't may lamok tayo? Teka lang, may lamok. Shoo. Doon kayo katang patayin. Doon. Shoo. Pakilipad ako ng lamok. Ang gaan ko pa naman ngayon. So wala siyang plano sa'yo? Parang. Yun ang nararamdaman ko. Pero nararamdaman ko man din yung love niya. Kaya lang yun nga. Parang wala siyang plano. Kalimutan mo na yung unang problema mo, ha? Kasi wala naman yun eh. Opo. Di ba? Kasi halimbawa, kahit naman gusto niya lagi mag-isa, pero may plano siya sa'yo. Kasi you have to remember you're 34. Yes. Di ba? 18 years na kayo. Mm-mm. The two of you had given enough time for the both of you to analyze, to feel, to plan whether you are about to end up together or not. At ako bilang lalaki. No? Opo. This is a little bit heartbreaking, ano? This is just frustrating to hear a story of a girl and a guy who's been together for 18 years. At pag tinanong mo yung girl o kahit sino man na relasyon, kung may plano, ang sagot ay wala. Pero love niya ako. He loved you the first day that you decided to be together. Tama? Yes. And you have the same spiel as of today. Mahal ka pa rin niya. Mm. But love is a developing feelings. Mm. Anong mm? Opo. Love is a developing emotion. Agree? Yes. So for 18 years, what have you developed so far? Hindi ko alam. I think that's your problem. It's not that gusto niya mag-isa. Kasi ano ba, tinawagan mo ako dito na, papadyasan niyo yung boyfriend ko loner. Mas gusto niya naglalaro ng Valorant sa bahay kaysa kasama ako. Pero alam mo ba, Papa Jackson, engaged na kami. Sabihin ko lang sa'yo, oo, samantala yung may pagkakataon, hindi pa kayo magkasama sa bahay. Kasi pag magkasama na kayo, hindi niya na magagawa yun. Pero hindi ka na ng issue eh. Kaya tanong kita ngayon, kung may plano siya, mo, hindi mo alam, pero love ka niya. So, anong gagawin ko ba pa dyan? Alam mo yung eggshells sa matres mo? Ayan? Opo? Alam mo yung eggshells sa matres mo? Hmm? Meron ka yan, di ba? Opo. Nagmamature yan, alam mo yan? Yes. No, pinapalala ko lang sa'yo. hindi ako nagtatawa dito, ha? Opo. Di ba? Yeah. I mean, it's just unfair. Alam mo kaya ganito yan? Eh, kung wala siyang plano sa'yo, then you can move on with your life. Or maybe pwede mo lang tanggapin na, hanggang dito lang kayo. So, paano ko sasabihin sa kanya na
ito yung problema ko ngayon. See, no. Ina-nice way na hindi siya ma-offend. Tingnan mo na, nag-plastikan pa sa problema mo talaga eh. Alam mo, buti magaling talaga ako. Papa Jackson. Diba, tingnan mo? Kasi kung pinatulang ko lang yung problema mo dito, hanggang doon lang ang pupuntahan ng usapan natin. Tama? Your problem, Rose, is that you are at a loss kung saan papunta ang relasyon ninyo. Tama, mali? Mm, tama. And it does not feel good that after all these years, wala siyang plano sa'yo. Yes. Ganito. Ano nga ba ang plano? Ano ba? What? Napag-usap tayo. Because Rose, you've been in this relationship for 18 years now. No? Mm. In your own definition, you tell me, ano ba ang kahalagahan ng promises at saka plano? Plans and promises. Anong significance niyan sa relasyon? Gusto ko malaman. Coming from you. Commitment. Commitment to what? Commitment of your love for each other. Okay. Wala kayo nun, no? Wala kayong plans and promises, tama? Meron kayong I love you may forever. May promises, pero walang plan. It has to come hand in hand. Yeah. Plans and promises, ito my own definition, ha? Okay lang? Is the blueprint of a relationship. Blueprint yan. A blueprint that is not expected to happen as you lay it down, pero at least guide nyo yan. Mm. Tama? Okay. And after 18 years, after almost 2 decades of being together, and I'm talking to you now, February 28, 2020, after 18 years, ate, wala kang masabi sa akin kung anong plano nyo? Wala. That's sad. At hindi mo kasalanan to. It's unfair. Ito, magiging bias ako ng konti bilang lalaki, ha? Unfair because you actually spent your youth with him. Yeah. It's unfair because you spent your early adulthood with him. Tama? Opo. Papunta ka na sa adulthood. Plano lang, wala akong marinig sa'yo. Kasi natatakot din ako magtanong sa kanya, nahihiya ako. You have to take over of your life, Rose. You have to be in charge of your life. Kung wala siyang plano, then, kung wala ka mapala, oh, I'm betting, ha? I'm betting my house. Wala akong house, pero I'm betting, ha? Walang plano sa iyan. He will come up with a plan kasi mapapressure na lang siya. Mm. He would have planned something years ago. Kung meron. Now, of course, hindi naman okay na wag magtanong, so magtanong ka. Kung ang tanong mo sa akin ay paano sabihin, simple lang naman. Tanungin mo lang siya, anong plano mo sa akin? Because we have been dating for 18 years. Alam mo kung ano scary dito? Opo. When you actually, say for example, bukas magpakasal kayo, halimbawa lang. Mm. Wala nang bago sa inyo, obligasyon na lang. Papa Jackson, paano kung mahimik lang siya, kung hindi siya sasagot? Makipag-break ka na. Unless okay ka sa ganyan. Unless okay ka maging girlfriend hanggang 50 ka. Ako lalaki ako, ha? Kung 18 years na kitang dinidate, wala akong balak sa'yo maging asawa kita. Kulang sa'yo ang 2 dekada halos. Pag tumahimik yun, walang plano sa'yan.
18 years, ate, dalawang dekada. Tinatayo pa lang yata MOA nun dito sa Maynila eh. Gawa mo na siya. Di ba, yung MOA na-renovate na, hindi pa rin kayo nag... Wala pa rin plano. Plano lang ha. Hindi ko kailangan kasal, plano lang. May ipon kayo? May ipon ka? Opo. May ipon ba siya? Paano mo alam na may ipon siya? Kasi nga, close na ka. Close kami. Kaya lang, wala, hindi kami, hindi namin pinag-uusapan yan mga, wala kayong plans para sa aming dalawa. Hindi dapat nga sa'yo, ikaw. Ikaw, magtatanong ka lang eh. Kasi, dapat ma, kahit pa paano, ma-cherish mo yung moment na tinanong ka niya if you want, di ba? If you want to marry him, tama? Opo. Yung iba kasi pag tinatanong mo, kahit nga kaplastikan lang, kailan mapakasal? Pag nakaipon, may ipon, wala. O, ipon muna. Pero ito nag-iipon, pero 18 years na walang plano sa'yo. Pasensya ka na kung nauwi sa ganito yung usapan natin, ha? Okay lang. Kasi, umpisa na mababaw lang naman yung unang tanong mo sa akin, eh. Ang unang tanong mo lang naman ay kung ganun ba talaga pag Virgo? Loner? Kasi naninig ako. First time ko tumawag sa DJ magpa-advise. But your real problem is these plans. Tama? Opo. Rose, you're growing older. Yes. Mm-hmm. It will be difficult for you to plan. I'm not saying it's impossible. But it will be sad pag inabot ka ng 40 and you have to start over again. Kasi it took you a while to even ask the person. Kasi nahihiya ako. Huwag kang mahiya. Natatakot ako. No, Rose, huwag kang mahiya. Alam mo bakit di ka dapat mahiya? You wanna know why? Why? Because you have a huge investment. You wanna know kung ano investment mo sa kanya? Ano? Time. Time. 18 years. You have invested your 18 years with this guy. And the least he can do is to give you a plan. 18 years, huh? Walang plano sa'yo. Okay, yun ang gagawin ko. Tanungin ko siya. Magtanong ba? Tanong mo lang, we've been dating for 18 years. Anong plano mo sa akin? Di ba? Opo. We've been dating for 18 years. Anong plano mo sa akin? Okay, papa. Pag walang plano, ate. Ako, ako ha. Kung walang konkretong plano, ate. Walk away from this. Okay po. Hindi na worth it eh. Kaya nga. Hindi lahat ng Virgo ganyan ha. Ang damay ko. Sorry. Pasensya. Alam mo naman Virgo ako eh. Same birthday pa talaga. Ha? Same date of birthday. September 8. Imagine mo, hey, ito loko-loko to si Rose, no? Tumawag dahil alam niya yung birthday ko. Kasi compare-compares kami ng kaanuhan ng jowa niya. Excuse me, hindi ako, ano, loner, no? Kagabi lang, naglalasing ako sa Makati, no? Joke lang, hindi kasama ko sa gandang kara kagabi. Nag-ano kami? Nag-Makati lang kami. Okay, Papa Jack. Thank you. Can you do me a favor? Okay, po. Can you call me when there's an update? Okay, po. Okay? Yeah. Opo. Alright. Salamat sa pagtawag. Opo, thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ay, nako. Oo. See, ya.
si Rose ng Zamboanga. Ay. Ang dami nakarelate, Hepe, sa comment section natin. Ang dami, oh. Pero malala to, Hepe, ha? 18 years. Di ba? 18 taon. Kung nagkaanak ka nung 16 ka pala, nagdidibo na ngayon. Ito ang lalaking to, walang plano sa'yo. Ano ba itong lamok? Hepe, may lamok, oh. Papakalanan ko nga ito si George. Ay nako, sa mga in love ngayon, coming from Kenny Rogers, ang awiting, as long as I've got you, as long as you've got me, as long as we've got you, and etong si Engineer Cliff, nangiinggit pa eh. Kumakain ng penny, pinadala pa yung picture sa akin. Wow, ha? Salamat sa pangiinggit, ha? Alright, coming from Ken Rogers, mga Pangga, you and I. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radio, sabihin mo.